Kapadang, for today's video is paano nga ba tayo makakaakit ng mga potential customers or customers dito sa ating sari-sari store. So ayan, paano tayo makakaakit ng customer? Sounds ano, 'di ba? Parang masagwang pakinggan kung yung word mismo na makakaakit. Siyempre, pagka naisip nyo agad or narinig nyo agad yung word na makakaakit, parang something's bad yung naiisip nyo agad, yung kabit-kabit, ganyan. Hindi ganon, di ba? Sa pagsasari-sari store kasi, kailangan lagi tayong attractive or attractive yung, hindi tayo, yung mismong tindahan natin. Dapat kailangan attractive yung tindahan natin sa mga mata ng customers para balik-balikan tayo, or dapat unique or kakaiba yung ating tindahan, lalo na kung marami tayong ka-competitors or dikit-dikit yung mga tindahan sa lugar natin or sa tabi-tabi lang tayo, ganito, kagaya dito sa lugar namin, tabi-tabi lang kami. Paano kami naging unique, di ba? Paano kami naging remarkable or kakaiba yung store namin na wala sa ibang mga sari-sari store? Paano kami naging unique, 'di ba? 'Yun, mapapaisip kayo. Syempre, ano tayo, yung isipin natin yung paano tayo tatatak sa mga customers natin, or paano tayo matatandaan palagi ng mga customers pag naisip nila na may kailangan silang isang produkto or may kailangan silang bilhin. Paano tayo papasok sa mga utak nila? Yun yung ipapaliwanag ko sa inyo. So ayan, nahirapan na naman akong mag-isip dito. Syempre, kinalkal ko na naman yung utak ko. At ako na naman yung magpapaliwanag. Kasi, nagluluto si RJ at sabi niya, wala na akong makontent. Mag-isip ka ng ikukontent natin. Natin ha, natin. Pero ako pa rin yung nagsasalita. Ako pa rin yung nagpapaliwanag. Ang hirap mag-vlog, di ba? So, yun. Ang dami nating satsat. Ipapaliwanag ko na nga sa inyo isa-isa yung mga naisip ko na mga dapat improve natin or dapat gawin natin para maging unique at kakaiba ang ating store para makaakit tayo ng customers. Huwag nating gayahin yung mga kapitbahay natin. Huwag tayong maging gaya-gaya para maging unique tayo, di ba? Number one is magkaroon ng unique at buhay na storefront, or kailangan dapat yung alive na alive yung harapan ng tindahan nyo. Ano ba yung mga dapat, ano ba yung mga naiisip nyong pwedeng gawin para masiglang tingnan yung inyong sari-sari store? Yun, pwede nyong gawin yan. At una sa lahat, yung hindi lahat na bibiyayaan ng pagkakataon na magkaroon ng physical store or pwesto. Kaya maswerte tayong mga sari-sari store owner kasi meron tayong pwesto na pwede nating maging advantage sa pagninegosyo. Siyempre, pagka may physical store tayo, merong pupuntahan yung mga tao. Pwede silang mag-walk-in customers, di ba? So, dapat yung storefront natin is gawin nating unique, buhay na buhay, at alive, masigla sa mga mata ng mga customers. Tulad na lang nung naalala ko yung kinukwento nung isang ano namin, isang suki na bumibili dito, na retailer naman sila. Dito sila sa amin, so bumibili kasi wholesaler nga kami. Alam mo yung kwento niya sa amin, yung tindahan daw niya, ang storya daw kung bakit pula yung storefront nila, kasi sa lahat ng mga tindahan doon sa kanto sa kanila, sila lang yung may pulang-pulang tindahan. So, pagka yung mga kapitbahay nila may gustong ipabili sa mga anak nila, ganon, punta ka doon sa may pulang-pulang tindahan. So, sila na agad yung lalapitan kasi sila lang yung may storefront na pulang-pula, or naging remarkable na yon sa mga customers kasi sa lahat ng magkakadikit na mga tindahan, sila lang yung merong storefront na pulang-pula. Pulang-pula talaga, as in, kung makikita nyo lang, pulang-pula yung kanilang store. But yun. Yun nga, yung kwento niya. Shinare ko lang dito kasi gusto kong magkaroon ng example yung ating tip number one.
At syempre, para mas maging kaakit-akit ang ating store, dapat, sari-sari store, ayan, dapat ay organize yung ating mga displays, ayan, yung mga naka-display, dapat lahat ng kaakit-akit na mga paninda or mga arrangement ng inyong paninda is, yun, nakakaakit ng mata ni customers or attractive siyang tingnan. At isa pa doon is dapat malinis yung ating buong store. Hindi ko naman sinabing pakintabin nyo yung lapag or semento. Basta okay na yung malinis, walang nakakalat na basura or, diba, kagaya nga dito sa lugar namin, hindi ako nahihiya na sabihin squatters area lang yung lugar namin. At karaniwan sa mga squatters area, yung tabi-tabi yung mga bahay, tindahan, tabi-tabi talaga, tapos parang walang space, yung ganun, yung walang gilid man lang, ganun, tabi-tabi siya. Tapos bukod doon, yung nasa gilid ka ng kalsada, syempre laging madumi sa kalsada. Kaya dapat pananatilihin nyo na malinis yung inyong store at saka lalong-lalo na yung store front nyo, yung harapan ng tindahan nyo. Sino ba namang bibili kung makikita nila yung tindahan nyo na nasa squatters area na nga yung tindahan nyo, tapos tambak pa yung mga sakusakong basura sa harapan ng tindahan nyo. Maraming nakakalat na mga kung ano-ano or unpleasant tingnan yung inyong sari-sari store. Sige nga, kayo nga tatanungin ko kung kayo ay isang potential customers. Tapos, merong dalawang tindahan na magkatabi. Yung isang tindahan is maliwanag, maaliwalas, yung bungad ng tindahan niya malinis. Tapos, dun sa isang store is, dun sa katabi niyang store is, yun, medyo madilim. Tapos, pag dun ka palang, pag ikaw si customer, nandun ka palang sa labas, yung kitang-kita mo na yung harapan ng tindahan na walang bantay, na walang mag-assist sa'yo, yung parang walang tao, ganun. Tapos, meron pang mga kalat sa harapan ng tindahan niya. Tapos, medyo mabaho pa yung amoy. Saan ka bibili, diba? Siyempre, dun ka na sa may maaliwalas na storefront. Dun ka na talaga pupunta kaysa dun sa isa, diba? Sino ba namang pipiliin yung dun sa may kabilang tindahan na madilim at saka madumi? Doon ka na sa ano, doon ka na sa malinis, di ba? Parang ganon, yung magkakaroon yung mga potential customers or customers nyo ng maiisip nila na saan ba ako dapat bumili? Doon sa malinis or doon sa medyo mabaho yung tindahan? Siyempre, doon sila bibili sa may malinis, di ba? So, yun, makakapag-decide yung customers nyo kung kanino ba dapat sila bumili base pa lang doon sa storefront nyo. So, ayan, sumisilip yung anak ko. Pagpasensyahan nyo na. Gabi na kasi. So, yun. Tip number 2 is mag-iwan ng markadong pangalan, logo, or yung tinatawag nating branding na pag nakita ng mga customers natin is ang maaalala nila is yung store natin. Best example dyan is yung pag nakakita kayo ng color yellow na letter M, tapos may clowns, ano yung naiisip nyo? Sige, bibigyan ko kayo ng mga 5 segundo para isipin kung anong naiisip nyo pag nakakita kayo ng color yellow na M at saka merong mga clowns. So yan, mag-isip kayo. Alam ko na kung anong maiisip nyo. Syempre, si McDo, diba? Si McDo, yung McDo na na fast food chain. 'Di ba kasi remarkable yung kanyang logo. Walang ibang may logo ng ganun kundi si McDo. So, ang tao ay maiisip or maaalala siya dahil sa kanyang tinatawag na branding. Dito naman sa mga sari-sari stores, kagaya natin, para naman tayo ay maging kilala ng mga customers natin is meron tayong tinatawag na tarpaulin or karatula. Gaya dito sa aming store, yung na kasanayan na bansag dito sa aming sari-sari store is Tisay Store. So yun yung naging channel name ni Mama, 'di ba? Madam Tisay Vlog.
So, yung Tisay, dun sa word yon na dun ka bumili kay Tisay Store. Kasi ang laging bantay na nakikita nila is si Tisay, diba? So, yung mga customers namin, yung nagpalayaw nun kay Mama, kaya yung branding namin sa taas ng tindahan namin, ewan ko kung nakatayo pa ba yan dyan kasi, ano, kasi, diba, bumagyo last time. Hindi ko alam kung nakatayo pa dyan yung parang karatula namin. Alam nyo ba yung ano, yung mga nadadaanan nyo sa mga kalye, yung may pakaratula si RC, may pakaratula si Winston, may pakaratula si Cheche Boreche, na mga Prada. Basta yung libre lang nakaratula nila na parang manipis lang na yero, tapos pipintahan lang ng pangalan ng store nyo. So yun, kaya namin ginamit yung Tisay Store kasi yung mga customers na namin yung nagbansag nun kay Mama, ano ba, share ko ba dito? So, yun, yung pag wala si Mama, minsan yung ibang mga customers namin, ang akala, ako si Tisay. Akala nila ako si Tisay, natatawa ko kasi Tisay na pala ako kayo. Ganon, diba? Yung sinasabi ko sa kanila na, eh, hindi po ako si Tisay, yung Mama ko po yun. Ganon. Pero nasanay na kasi sila eh, ganon. Yung parang sino man sa amin ni Mama, kahit hindi naman ako kaputian, ganon. Ang tawag na rin sa akin, Tisay. Bumili ka dun kay Tisay, ganon. Or bumili ka dun sa babaeng laging naka-makeup. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang, pero dito sa lugar namin, kilala ako bilang tinderang laging naka-makeup. So, pagka merong pinabibili yung mga customers namin sa mga anak nila, punta ka dun sa may tindera na laging naka-makeup. Yun. Kilala na yon kung sino. Kasi yung ibang mga, hindi naman sa pagmamayabang, pero yung ibang mga kapitbahay namin na nagtitindahan din is, ako lang yung lagi naka-makeup or ako lang yung nagsusumigaw yung makeup. Tulad ito, di ba mukha nakalutang yung nguso ko. Nagsusumigaw yung makeup, di ba? Yan, yung lipstick ko, yung parang nang-aaway. Ganon. Yung magiging remarkable kayo para sa mga customers nyo kasi merong kakaiba sa inyo or merong uniqueness sa inyo na wala sa ibang store. Ganun. So, yun. So, tip number 3 naman tayo. Ang tip number 3 ko naman sa inyo is dapat pak na pak yung customer service nyo or bonggang-bongga ang inyong customer service. Speaking of customer service, dapat pagka merong customers na papasok pa lang, attentive na agad yung mga tindera or tindero nyo or mismong kayo kung wala naman kayong tindera or tindero kagaya namin, dapat alive na alive yung inyong service crew or mga tindero nyo, ganun nga, service crew, di ba? Para mas magandang pakinggan. So, yun. Dapat attentive sila at saka dapat pagka may customers is laging may tao sa harapan ng store. Tulad na lang nito, pagpasok ni customer, ang unang makikita is itong table namin na mahaba at saka nakaupo. Ang Reyna. Ang Reyna? Pak na pak, hindi. Ano, nakaupo yung cashier, di ba? Kitang-kita niya, mataas yung upuan ni cashier. Siyempre, pagkapasok pa lang ni customers, nandiyan na agad, may nakita na agad siya na tao. Mas gugustuhin kasi ni customer yung nakakakita sila ng tao na mag-a-assist sa needs nila, mag-a-assist sa mga bibili nila. Yung kitang-kita nila pagpasok pa lang ng store, may tao silang makikita or maaabutan. So, dapat yung customer service nyo is pack na pack talaga. Or as in yung pagka, yung meron palang pumasok na customer, meron na agad, yung kagaya sa mga tindero ko, yung turo namin, sa mga tindera-tindero namin na pag may papasok na customer, batiin nyo na agad ng ano po sa inyo, te, ganon. Ano po sa inyo, kuya, ganon. Ano pong bibilin nyo, ganito, ganyan. Minsan sa sobrang, ano nila, sa sobrang pagiging attentive sa mga pumapasok na customer. Merong mga customer na ayaw yung ganon, yung tipo, hindi sila pinapansin. Ano po sa inyo, te, ganon, yung parang nananawa ba? Ano po tawag doon? Yung parang nananawa sila ng ganon or hindi sila sanay ng attentive yung mga crew mo. Merong iba nagtataray. Ganon. Dito sa aming store, di maiiwasan yung mga ganon, yung ayaw nila ng pinakikialaman sila pagka bumibili sila. So, yung mga ganon na customer, pinapabayaan na lang namin. Pero yung iba, lalo na yung mga bagong customers at potential new customers talaga is
yun, kailangan pag nakita nila is attentive talaga sila sa mga pangangailangan ni customer, sa mga bibilhin niya. Pag may tanong si customers na alin ba dito yung harina or cornstarch, paano malalaman kung harina or cornstarch yung mga nakarepak nyo dito? Kailangan alam nila kung paano ipapaliwanag or kung paano yun i-sales o i-sales stock kay customer. So, yun. Dapat attentive sila lagi. Tapos, dapat pleasant yung itsura ng mga tindero or tindera nyo. Dapat hindi mukhang dugyutin or dapat lagi silang presentable or mabango sa mga customers. Kaya dapat yung kasama siya sa customer service kasi dapat nga presentable sila pag humarap sila kay customer. Hindi naman sobrang dapat naka-uniforme pa sila, hindi naman ganun. Basta sapat na yung presentable silang tingnan sa kanilang mukha, sa damit, hindi madumi, at saka yung mabango sila. Hindi amoy putok. Ganon. Diba? Maganda yun, diba? Sipin nyo yung mga customers nyo pagka yung tindero-tindera nyo is may amoy. Sino gugustuhin magpa-assist dun, diba? So, yun. Ganon lang. Yung dapat pak na pak yung inyong customer service. Dapat pag mahinaing si customer is madali kayong lapitan or hindi kayo mayaw-yaw or matalak. Dapat ano kayo yung mapag-intindi or dapat iniintindi nyo yung mga hinaing ng inyong customers. Lalo na pag may complain sila. Yun, ganun. Tip number 4 ko sa inyo is maglagay kayo ng signboard or paskil ng sale or papromo. Sino ba namang customer yung hindi mahihikayat or hindi maaakit na bumili sa inyong store kung meron kayong malaking-malaking signboard na nakasulat na promo, buy one, take one, ganon. Pack na pack, diba? Sino ba namang customers yung hindi gugustuhin na may pa-promo, may pa-sale, may pa-free, diba? Speaking of freebies, sino naaalala yung vlogger na mahilig sa free at freebies? I will give you 5 seconds para isipin kung sinong vlogger ang mahilig sa free at freebies. Pak na pak! Kilala nyo ba? Siyempre, si Yvonne Bautista. Yan. Makikita nyo sa mga vlog niya yung mga haul niya na laging yung mga kinukuha niyang item is may pa-promo or may pa-freebies. So, yan. Balik tayo dun sa tip number 4 natin. Yun. Hindi naman dapat lagi or dapat meron kayo once a year na mga ganun na kaik-ikan or dapat pagka opening pa lang ng store nyo is meron kayong promo, pa-sale, ganun. Kagaya na lang sa mga supermarket, 'di ba? Meron silang mga pa-year-end sale, yung mga ganyan. Kung kaya ng budget nyo, pwede nyong i-consider yung mga ganitong maliliit na bagay. Hindi naman kailangan ng may pa-giveaway or may pa-sale, may pa-promo is kailangan house and lot agad yung pa-premyo nyo, diba? Pwede namang yung lupa sa paso. Yun, joking lang. I'm just joking. Ayan, hindi ganon yung parang simpleng mga bagay na pwede nyong i-giveaway or i-free sa mga items na bibili nila. Yung kunwari, mag-set kayo ng mga product na pag bumili siya ng alak na ganito, tsaka may juice, may ganyan, may free siyang yellow, yung mga ganon, di ba? Hindi naman kailangan na napaka mahal agad or napaka laki agad ng ibibigay niyong free. Pero sa mga customers is, yon yung magiging remarkable sa kanila. Yung may pa-buy one, take one kayo sa store nyo, di ba? Parang yon yung isa sa mga ideal. O ano bang tawag dun? Yung isa yon sa mga nakaka-catch ng atensyon ni customers. Yung may mga freebies, free, sale, promo, giveaways, yung mga ganyan, parapol, 'di ba? Meron nga 'yun sa mga
ibang tindahan na ano, nagpaparapol. Oh, speaking of parapol, sinong alam yung vlogger na nagparapol? Siyempre, si Ibon Bautista pa rin. Yun. Ngayong magpapasko, nagparapol si Ibon Bautista ng, yun, yung every purchase sa tindahan niya ng 50 pesos worth of purchase. Siyempre, kung nabili niya, ang nabili ng customer niya is 100 pesos, dalawa na agad yung coupon or raffle na mapupunta sa kanya. So, yun, pwede kayong magpaganon na magpalaro or ganun, magpa-giveaway. Kahit isang beses or dalawang beses sa isang taon. So, yun. Aabangan at aabangan ng mga customers nyo yun at yung mga tao pagdating sa mga ganyan, mahirap makalimot. Yun, nahihirapan silang makalimot. Yung tipong kahit nung isang taon pa yun nangyari, sa susunod na taon, pag nakarana sila ng ganon or nagpa-giveaway ka, matatanda nila yung susunod na taon, magtatanong ulit yan sila sa inyo kung kailan kayo ulit magpapa. Ganon. Diba? Yun. Tip number 5 is bigyan ng discount or less yung mga loyal customers nyo or mga suki nyo. Yun. Kahit dito sa store kasi namin, ganito yung aming protocol. Wow, pa-protocol! Ayan, may pa-protocol ba? Hindi, yung parang ano, meron kaming sinusunod na ano dito sa aming store. Yan, sa tindahan namin may ganito. Pagka si customer ay hindi nagtitinda. Hindi nagtitinda, which means yung parang hindi siya nagre-retail. Kasi meron ditong mga customer sa amin na bumibili na nagtitindahan din sila. Yung maliit na tindahan, retailers lang. So, kung si customer na bumili sa amin ay hindi nagtitinda or hindi retailers. Pero marami siyang binili. Kung wari is parang namakyaw na siya ng kanilang pang weekly na grocery dito sa inyong store. Diba meron tayong mga customer na ganyan? Yung parang linggo-linggo, namimili sila ng mga groceries nila na pang-stock sa bahay, yung kakainin lang nila. Yun, marami silang pinapamili. Kunwari, dito sa aming store is may mga ganon na customer na kahit hindi sila customers na maramihang bumili kasi pinapantinda nila, but maramihan naman silang bumili dahil panggamit naman nila sa bahay. Yung mga presyo namin is discounted na rin. Para ka na rin bumili ng pang wholesale namin. Kasi ginawa namin ganun, alam nyo kung bakit? Kasi yung mga customers namin is, ano sila, yung mahilig sila sa mga discounted or less. Sasabihin nila na isang dosena na naman yung binili ko sa yung kape, wala ba yung less? Hindi mo ba pwedeng ibigay yun ng wholesale na lang? Kasi isang dosena naman yung binili namin. Yung mga ganong tipo. So kami, kahit hindi kayo nagtitinda, tapos sa amin kayo bumili, kung dosena or kalahating dosena naman yung binili nyo, kalahating box, lagi yung may less or yon ay nakapresyo na automatically sa wholesale prices. So yun yung binabalik-balikan sa amin ng customers namin kahit di sila nagtitinda. Yung tipong bumili sila ng ganito, may less sila. Yung tipong hindi na nila kailangang pumunta ng supermarket or malayong pamilihan kasi sa inyo pa lang, nakapitbahay nila is mababa na yung presyo. Hindi pa sila mapapagod or hindi pa sila mamamasahe or magkukommute para lang mabili yung mga pangangailangan nila kasi kung tutuusin, malapit na yung store na to sa kanila, dito na sila tatakbo. Ganon. Yung mga naisip ko. Yun. Naisip ko siya kasi alam ko parang mga ganon yung takbuhan ng mga utak ng mga customers namin eh. Medyo nakakatawa, di ba? So, yun. Naisip ko lang na ganon. Kasi yung ibang customer namin, kinukwento nila eh. Kesa daw bumili sila sa malayong supermarket, mamamasaheros pa sila, mag-commute pa sila, pagod pa. Siyempre, mabigat yung mga daladala nila. Dito na lang sila bibili. Kasi, yun. Mas accessible, malapit sa kanila. Neighborhood lang, di ba? Kalugar lang nila. So, dito sa amin sila bumibili. Hindi nga lang kami the aircon. Pero, pwede na. Kasi, mababa naman yung prices na binibigay namin sa mga suki namin, sa mga customers namin. Mababa naman din yung ibinibigay namin sa kanilang presyo. So, sa amin na sila bumibili kahit na hindi kami the aircon.
O, diba? Ang galing. So, for the last tip natin, yung tip number 6 is gamitin yung inyong social media para makaakit ng mga potential customers. Yan. Pwede nyong gamitin yung inyong mga Facebook. Tulad sa Facebook group namin. Ayan, may Facebook group po kami. Yung group ni Yvonne Bautista, itong sari-saring stories, tindero at buhay ng tindero at tindera, ito siya. Yan. Tapos, yung aming group naman na sari-sari store, Team Badang. Ayan. Merong mga group na ganyan na pwede nyong salihan or pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga tindahan, inyong mga paninda na pupwede kayong makaakit or pupwede kayong makahanap ng potential customers. Kahit hindi kayo sumali sa ganyan eh, kahit nga mag-post lang kayo sa FB nyo, kung marami kayong ka-friend na mga kapitbahay nyo, pwede nyo i-post doon pagka meron kayong mga promos or meron kayong mga bagong product na kapapatalastas lang sa TV, post nyo. Kung wari, ano, paano ba yun? Paano ba to? Kung wari lang ha, hindi to sponsored. Kung wari itong product na to, bagong pinapatalastas sa TV, tapos wala pa sa mga ibang katabi nyong tindahan, pwede nyo itong picturean, tapos i-post nyo sa Facebook, gandahan nyo yung caption, sabihin nyo na, yun, oh, ito mga kapitbahay, meron akong ganitong produkto, pwede na kayong available na to sa Tisay Store. So, ganon, ba diba? Yung parang ilalako mo yung, hindi naman ilalako or ibubugaw. Yan, mo yung ano, ipopost mo yung mga paninda or happening sa store nyo na meron na kayong mga ganitong product na bago, dahil kapapatalastas lang sa TV at kayo pa lang yung meron sa inyong lugar. So, yun, pwede nyong i-post yun or hi sa mga kapitbahay ko, ito, meron na po kami mga produktong ganito, ganyan, yung lahat ng hinahanap nyo, nandito na po sa amin, ganito, ganyan, o, diba? Ganun-ganun lang, medyo gagandahan nyo lang yung salita nyo at yun, maganda siyang marketing strategy yung padadaanin nyo sa social media. Or kagaya nga nung ginagawa namin, pwede kayong sumali sa mga group na kagaya nung group namin para naman kayo ay makahakot ng potential customers. Malay nyo, dun sa kalugar nyo, hindi nyo man kapitbahay, merong malapit sa lugar nyo na pwedeng maging potential customers nyo dahil naakit sila sa mga ipinopost nyo or maganda yung store nyo, naakit sila at meron kayong mga stock na kailangan nila or hinahanap nila na wala sa iba. So yun, pwede nyo gamitin yung social media para maging kapakipakinabang naman yung mga Facebook nyo or Instagram or whatsoever, pero karaniwan talaga Facebook. Kasi yun yung accessible or yun yung laging ginagamit, lalo na ng mga tito-tita na parang kagaya natin. So yun, pwede nyo siyang ilako sa online or social media. Parang ano, yung parang ipopopularize, yun? Yung parang pag laging nakikita ng mga friends mo yung mga post mo about sa pagninegosyo or pagsasari-sari store nyo, yung parang paulit-ulit nilang nakikita, hindi lang sa mauumay sila, yung parang maiisip nila na pagka may kailangan silang item is, ay nakita ko to, pinosto ni ano, meron na siyang tinda niya, tara pumunta na tayo dun sa tindahan niya. Parang ganun, ba diba? So yun, kailangan ganun, pwede nyo siyang gamitin. At dito ko natatapusin yung vlog ko kasi sobrang haba na. At sana may natutunan kayo dito sa vlog ko, mga kapadang. Thanks for watching. See you on my next one. Ayan, hanggang sa susunod na mga tips ulit. Ayan, medyo kakalkaling ko ulit yung utak ko para makapag-isip tayo ng bagong tips na ma-share ko sa inyo. At sana may natutunan nga kayo dito. Thanks for watching. Bye-bye!